Pare, umalma ka. Inaanak ko yung anak mo. Aaminin ko. Matagal na kami ng asawa mo. Alam mo namang bata pa tayo, gusto ko na talaga si Shani, di ba? Huwag na huwag mo akong matawag-tawag na kumpare. Kasi wala akong budas na kumparing katulad mo! Ito talaga nami-miss ko eh. Sobrang lamot ng mga labi mo, Mare. Pucha, pati yung amoy mo. Nakakabal mo. Shut ka, pare. Saan po ang sight mo ba napapanood yung mga pinag-agag ko mama sa akin? Wait lang. Lagyan yung cellphone ko. Yan. Ano ka ba? Paano kung yung asawa ko yung tumatawag? Ikaw talaga, di ka talaga nag-iisip eh. Mamaya na yan. Makakaos ka lang, okay ka na? Nasa na ba yung cellphone ko? Pisit na yun? Yan naman. Alam mo yung ayaw ko. Yung nabibitin ako. Saglit nga lang! Nasa na yung cellphone ko? Bingi ka ba? Obvious namang nasa labas yung cellphone mo, di ba? Mahal? Ba't ka naman dito? Akala ko ba nasa trabaho ka pa? Bakit? Kung nasa trabaho ba ako, pwede ka na magdala ng lalaki dito? Akala ko mali yung mga naririnig kong balita tungkol sa inyo. Kaya binabaliwala ako lang. Pare, umalma ka. Inaanak ko yung anak mo. Aaminin ko. Matagal na kami ng asawa mo. Alam mo namang bata pa tayo, gusto ko na talaga si Shani, di ba? Huwag na huwag mo akong matawag-tawag na kumpare. Kasi wala akong budas na kumparing katulad mo! Michael, tatapatin na kita. Matagal ko nang dapat sabihin sa'yo to eh. Hindi na ako masaya sa'yo, Michael. Andito lang naman ako para sa mga anak natin. Shane naman, ano ba mga pagkukulang ko sa'yo, ha? Halos magkanda kuba-kuba na ako, kakatrabaho mo, bigay lang lahat ng gusto mo, ha? Ha? Tapos ito na yung ikaganti mo sa akin? Kasi Michael, ayoko na. Kesa madagdagan pa yung kasalanan ko sa'yo, palayain mo na lang ako. Michael, hindi na ako masaya sa'yo. Pare, lalayo na lang kami ni Shani. Patawarin mo ako. Mahal ko talaga yung asawa mo eh. Shane, kaya ko naman kalimutan lahat ng mga ginawa mo eh. Huwag mo na kaming iwan ng mga anak mo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Alam mo, Michael, sinadya akong lahat ng to. Sinadya akong pupuntahin dito si Steven. Alam mo kung bakit? Para makita nung dalawang mata mo na niloloko lang kita. Michael, yung panloloko ko sa'yo, baka magkaroon ka ng dahilan na iwan mo ako, Michael. Hindi. Hindi totoo yung mga sinasabi mo. Sabihin mo! Totoo yan! Michael, pasensya ka na, pero hanggang dito na lang siguro tayo. Hindi na ako yung babaeng para sa'yo. Hindi na din ako yung babaeng karapat-dapat sa'yo. Sasama na ako kay Steven. Total siya naman talaga yung totoong mahal ko eh. Pare, namapatawad mo ka. Papa, oh, alam po ba kayo? Hayaan niyo po.
Nandito naman po ako eh. Hindi ko po kayo iwan. Mula noon, nag-iba na ugali ni Papa. Palagi na lang siyang galit. Ang bilis uminit ng ulo niya. Maliliit na bagay, pinapalaki. Nagagalit agad. Sa totoo lang, di ko na alam kung saan ako lulugar that time eh. Time flies. Madalas na niya akong pinabulyawan at pinapagalitan. Although, kompleto naman ako sa matalas ng mga bagay. But, I don't need that. Hinahanap ko yung dating Papa ko na lahat ng oras niya binibigay niya sa amin. Hanggang unti-unti kong naramdaman na pabigat na ako sa kanya. Lagi na lang siyang nakasimangot, pero sa kabila nun, super happy ako. Nawawala kasi ang scary face ni Papa every time na makikita niya si Bunso. Yes, you heard it right. I have a sister, may baby girl kami, na iniwan ni Mami, na hindi nagparamdam mula nun. Wala naman akong paki sa kanya eh, na wala akong planong hanapin siya. It's all her fault. At doon ko nalang ulit makikita ang noon daddy ko na nakasmile. Si Papa na my first love. May superhero. Sobrang sakit. I know this is not acceptable. But I made my final decision. Papa, pwede po ba tayong lumabas ni Bunso? Doon sa paborito nating restaurant nila, Mama? Pagod ako sa trabaho. Tsaka, ayokong maalala ang mama mo sa restaurant na yun. Nak, ito nung pasalubong mo, nak. Nak? 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 Nak, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Ba't kailangan mawakasan ang buhay mo? Patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Hi, Papa. Alam ko po na galit ka na naman this time while reading this. Pero, Papa, I want you to know na wala nang masasaya pa sa akin kung makikita kang nakangiti tulad ng dati. Kasi, mula nang nawala si Mama, lagi ka nila pong galit. I love you so much, Papa. Pero, kaya lang po, pagod na po ako. Last na lang po ito, nagalit niyo po sa akin. I'm so sorry po talaga. I'm so depressed. And I just can't help it, Papa. I will miss you, Pa. Mahal na mahal po kita. My superhero. My first love. Please take her always at si Bunso. Promise me na huwag niyo siyang pababayaan. Simula nun, Bunso, nagbago na yung ugali ng Papa natin sa kwento.
Kasi na-realize niya ang mga pagkukulang niya simula nung mawala ang anak niya. Nakakalungkot naman yung story niyo, Papa. Sayang, di nasala na kumpletong pamilya. Ganyan talaga, anak, ang buhay minsan. Marirealize na lang natin ang tunay na halaga ng isang tao pag tuluyan na siyang nawala sa atin. Kaya habang nandyan pa sila, dapat iparamdam natin ang pagmamahal natin sa kanila. Papa, ano pala yung pangalan ng ate at saka bunso sa story mo? Nak, Angel at Rara. Kasi ikaw yung bunso. Tsaka, si Ate Angel mo yun, yung nasa kwento. Totoo po ba, Papa? May ate pala ako? Oo, anak. Totoo yung narinig mo. Ate mo yung nasa story at true to life story lahat ng narinig mo. Sayang po, di mo lang kami nagkita ni Ate Angel. Anak, alam ko, sa ngayon malabo pa sa'yo lahat ng mga sinasabi ko. Pero darating ang araw, mauunawaan mo lahat ng to. Mahal na mahal kita, anak. At hindi ko hahayaang mawala ka. Mahal na mahal ko din po kayo. Sige, matulog ka na.